Haha, ba't di ka mahal ng mahal mo? Ito medyo may thrill tong tanong na to. Totoo bang ang mga manok na pinatay sa Jollibee ay masaya kasi tinawag na Chicken Joy? Ah, seryoso ka ba kay Jezabel? Mahal mo ba talaga siya? Kung sakaling magiging kayo, ano kaya mong ibigay sa kanya? What's up, mga pal? It's your boy, Pinocent, at nandito tayo sa pinakabago talaga to, man. Pinakabagong segment natin to, na kung tawagin ko ay Ask Me Anything, no? Nag-post ako sa aking FB account kung saan lalabas dito yan. Ito, ito yan. Yan, tinanong ko, no? At maraming nagtanong, sasagutin na kagad natin yan, syempre, mga pal. Huwag na natin itong agad patagalin. Let's go! So, ayun nga, mga par, ito na. At sasagutin na natin tong mga tanong na to, no? Ayan, umiilaw-ilaw sa mukha ko. So, ayan. Nag-post nga ako sa aking FB account na pwede niyong itanong sa akin, no? Ayan, sasagutin na natin to, isa-isa. At kung yung iba, kung marami kasi nag-comment, so, bibigyan natin ng chance yung iba. Siguro yung isang tao, pwede lang siya ng dalawang tanong, no? So, kasi ang daming, merong isang tao na nag-comment ng maraming tanong, no? So, unfair naman, di natin masasagot yung iba. So, simulan na natin to. Let's go. So, ang unang tanong. Galing kay Jezabel Leanson Abilene. Jezas Channel, no? Kagrupo natin to. Sa Team Aspirant, shoutout sa'yo. Ang tanong niya sa akin, ilang taon ka na? Oh no! So napakagandang tanong, no? Kung sasagutin ko kaya ito, eh, sasagutin niya kaya ako. Hindi, joke lang. Ilang taon na ako? Ilang taon na ba ako? Sa mga hindi nakakalam po, 27 na ako, no? Mukha lang akong 23, pero 27 years old na po ako. So ayan, Jess, alam mo na ako anong tunay ko edad. November 15, 1993 ako, no? So, kahit bilangin mo pa, hindi ako nagsisinungaling. Going 28 na ako. Ayan. Shoutout sa'yo. Salamat sa magandang katanungan na yan. Proceed tayo sa next. Ito naman, galing kay De La Rosa Gallardo Christian Lawrence. Ang haba ng pangalan. For short, DL1. Yan. Ang tanong niya naman, kung papipiliin ka sa dalawang babae, si McLovely Lee at Jezabel Leanson Abilene, sino ba ang matimbang sa puso mo? Bah, napakagandang tanong. So, ito, sasagutin natin ng ano to, katotohanan, walang halong kalokohan. Siyempre, kung papipiliin ako sa dalawang babae, ba't ako pipili kung pwede naman silang dalawa? Hindi, joke lang. Wala tayong pipiliin, no? Kasi, parehas mga kaibigan lang natin yung mga yan. Biro-biruan lang natin yung mga topic-topic na ganyan, no? You stupid! Wala tayong pipiliin na ano dyan. Tropa-tropa lang, no? Friends. So, ayan. Proceed tayo sa next. At ito, galing naman kay Wens Lastimosa Canta Fabregas. For short, Erwin Fabregas. Ito rin yung channel niya. Lalagay ko na lang dito. Ang tanong niya naman, most awkward and embarrassing moments na na-experience mo. Wait lang.
So ayan, nagbabalik tayo at nandun na nga tayo sa tanong na ano yun, most awkward and embarrassing moments na na-experience mo, no? Galing kay Erwin Fabregas, no? Most awkward. Ano ba? Teka lang, isipin ko lang. 2,000 years later. Sige, ito na lang, matindi to. Ang nakakaalam lang na itong nangyari na to. Tropa ko, si Nico Avila. Mamaya may tanong din siya, eh. Lumuhod ako sa harapan ng babae sa gitna ng ulanan. So ayun, yun yung pinaka-awkward sa na, dahil yun sa love. So ayan, salamat sa tanong mo, Sir Erwin. Ito naman, galing kay Jennifer Santiago, kay Chantal Santiago, at ka-teammate ko din to, no, sa Team Aspirants. Seryoso ka ba kay Jezabel? Mahal mo ba talaga siya? Kung sakaling magiging kayo, ano kaya mong ibigay sa kanya? Hindi eh. Hindi pwede maging kami kasi tropa nga lang kami, Chantal. Ano ka ba naman? Ikaw issue kayo, no? Gusto mo ba marami mang hate kay Jessa? So, yun lang. Natawa siya. So, ito, galing naman ulit kay Sir Erwin Fabregas. Ang tanong niya, ito medyo may thrill tong tanong na to. Totoo bang ang mga manok na pinatay sa Jollibee ay masaya kasi tinawag na Chicken Joy? Napakalupit nga ng tanong na yun, no? O nga, no? Sir Erwin, syempre, masaya sila. Kung di sila masaya, tatawagin silang Chicken Sad. Basic. So, ito naman, next question tayo. Galing naman sa aking butihing ate, no? Kay Len Sanchez. Ano ang pinakamahirap na pinagdaanan mo sa buhay and how you overcome it? So, pinakamahirap na pinagdaanan ko po, eh. Ayun, nagkasakit ako, appendicitis, no? Sobrang ang hirap. Sobrang namimilipit ako sa sakit. Tapos ayun, nung nasa hospital na ako, no, hindi na ako nagdalawang isip na ipa-opera nga kasi sobrang sakit na nang nararamdaman ko nun. Hindi na ako nag-isip na, sige dok, gamot na lang, hindi ganun. Sige dok, operahan nyo na ako kagad, ang sakit na talaga. So ayun, then nag-pray ako syempre kay God para tulungan niya ako sa operasyon. And naging successful naman po at ito, empty na ako. Last year lang nangyari to at saktong birthday ko pa nun, no. Nagkasakit ako, birthday ko, may sakit ako, nasa hospital ako. So ayan, thank you so much sa tanong na yan. At proceed tayo sa next. Ito naman, galing kay Christine Rivera. Ang tanong niya, kung mamamatay ka din lang, bakit hindi pa ngayon? Bakit hindi kaya ikaw mauna? Dahil joke lang. Kalokohan yung tanong na ito, no? Sobrang, eh kasi nga, hindi pa akong mamamatay ngayon. Sobrang may gagawin pa akong malupit. So ayun, shoutout sa'yo, Christine. Salamat sa tanong na yan. Ito, galing naman sa tropa natin, na tropang tunay mula sa Good Vibes. Timoteo Villanueva. Si Tim. Pre, bakit hindi nalipad yung cellphone pag naka-airplane mode, no? Oo nga, no? Bakit kaya hindi nalipad yung cellphone pag naka-airplane mode? You stupid! Siguro lilipad lang yun pag nagkaroon yung cellphone ng jet mode. Kasi mas mabilis yun. O kaya rocket mode, no? So lilipad yun pag ganun. Nag-comment naman si Jeba, Mike Melo Anthony, no? Kalokohan na tanong din to. Bakit pwet tawag sa tramo kay Joseph? No? Ayun, sa tramo doon po kasi ako lumaki. Ewan ko ba kung sasagutin ko ba to? Ba, ewan ko, Jeba, di ko rin alam. Kalokohan yung tanong mo, masyado kang bully. So ayun, next question tayo. At ito, nag-comment naman si, ena, Mac Love Lindy.
si Nelpa Estorba, no? Teammate din natin yan. Ito, tanong ko. Bakit kapag humalik ang lalaki o babae, kailangan pipikit? Anong rason? Magandang tanong yan. Magandang tanong yan. Sasagutin na natin kagad yan. Siyempre, pag hindi, kaya sila pumipikit, para hindi nila nakikita kung sino yung humalik sa kanila, no? Para ramdam na ramdam nila. Pag nakita nila, ay pangit. Oh, so walang thrill. So, ayun lang. Ang ganda rin ang tanong mo, no? Medyo na-curious din ako, no? Ayun lang yung sagot ko. So, next question tayo. Galing naman sa aking pinsan na Pokey. No, ito, papakita ko siya. Ito siya. Ayan, yan, yan. Ronan Hernandez. Anong mamahaling gamit na pwedeng iwan sa labas ng bahay na hindi pwedeng nakawin? Ayan. So, siguro, ano? Ano ba? Rebulto. Yan yung sagot ko, rebulto. Pagawa ka ng gintong rebulto. Tapos lagyan mo ng cage. Yan, mahirap nakawin yan. So ayun, ang ganda ng tanong na yun. Medyo logic, no? Shoutout sa'yo, Ronan Hernandez, nan. At sunod na tayo, next question. Ito naman, galing kay Mea Merencillo. Haha, ba't di ka mahal ng mahal mo? Charot. O nga, no? Ba't kaya hindi ako mahal ng mahal ko? Kasi, bakit di mo ako mahal? joke lang. Hindi ko alam, eh. Bakit di rin ako mahal ng mahal ko? Parang ano yan, eh. Bakit di ka crush ng crush mo? You stupid! Siguro may crush ang iba. So, ayan. Shoutout sa'yo. At ito. Ito na naman, galing na naman kay Onan, no? Kay Ronan Hernandez. Anong isda ang nagiging bato? Anong isda ang nagiging bato? Comment down below, no? Pakisagot na lang, hindi ko masagot. Hindi, joke lang. Teka lang, nag-iisip lang ang sagot. Anong isda ang nagiging bato? 2,000 years later. Janitor fish. Bakit? Kasi nakain sila ng madudumi sa aquarium, no? Pag nakain sila ng bato, magiging bato na rin sila. You stupid! De, joke lang, hindi ko alam yung sagot. Comment down below, puro logic yung tanong mo sa'n. So ayan, at ang pinaka-last, ito na, last na tayo. Last part na tayo, no? Sorry na lang sa mga hindi nakahabol, saka yung mga... Ay, hindi, meron pa pala ako isang. Bali, dalawa pa pala ito. Tanong naman ni Nico Avila. Yan, mga tropang tunay, tropang good vibes. Yan. Anong ugali ng tao ang kakaiba na hindi mo pa nakikita sa iba? Bah, napakalupit. Anong ugali ng tao ang kakaiba na hindi mo pa nakikita sa iba? Siguro yung tamad na masipag. Kakaiba yun. Tamad siya pero masipag. Kanyari, tamad siya umain pero masipag siya matulog. You diba? Stupid! Hindi ko pa nakikita sa iba yun. So ayan, ito na pinaka-last question na tayo. Tama na tayo sa kalokohan. Ito pinaka-matinding tanong to. Seryoso po ito. Question. So since puro makamundong tanong mga nababasa ko dito ko, ito na lang sa akin. Galing to kay Jassy Labby. Thank you so much sa'yo, Jassy Love. Can you use your channel to inspire other people and to glorify God? Like kay Clutch and GF kong palaban, kaya mo kayang i-turn over lahat ng mahalaga sa'yo and follow God? Since God touched your heart na, baka itong tanong ko pumasa sa'yo, haha. P.S. Sorry, yan yung una kong naisip na tanong, haha. So, syempre, kung... yun yung will ni God, no, na parang pagsubok niya sa iyo na i-antawag dito. Ano ba yung sinabi niya? Ito turn over mo sa kanya lahat. So, syempre ako bilang Christian din naman ako. Christian. Born again Christian po. Yan. Syempre, since nakilala ko si God, yan. Lahat po,
lahat kaya kong ibigay sa kanya. No? Lahat kaya kong i-take over sa kanya. No? So, ayun lang. Kung win niya talaga na yung channel ko, maging inspiration sa iba. No? Bakit hindi, di ba? Sigad dyan. Eh. Wala tayong, wala akong laban dyan. Siya yung gumawa ng mundo, siya gumawa sa atin. Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin dahil sa kanya. No? At patuloy niya tayong hindi pinapabayaan. No? So, ayun lang po. Sana yung natutunan kayo dito. At maraming salamat sa lahat ng mga nangyayari dyan. Maraming salamat sa inyo. At na-appreciate natin yun. Na-appreciate ko yung mga tanong nyo. No? Kahit yung iba kalokohan, seryoso, o ano man yan. At least kahit papalo may na-content tayo. Hindi, joke lang. No? So, maraming salamat. At huwag kang mahiya, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kang mahiya mag-like, comment, share, and subscribe. At i-ring mo na rin yung bell para updated ka sa aking mga bagong uploads. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out.